Importante yung topic natin ngayon, no? Kasi kailangan alam nyo to, kung paano magbukas ng folder and files ng keyboard lang yung gamit. No, hindi tayo gagamit ng mouse at saka hindi tayo magta-touchpad. So, si Bansi, gumagalaw yung touchpad natin. Close natin yan. F7. Sa ibang ordinary keyboard, hindi. Depende yan. May keyboard na hindi ganun yung function. So, alamin nyo na lang yan. So, importante magkaroon tayo ng idea. Magkaroon kayo ng idea kung paano nyo bubuksan yung files nyo kung sakaling sira yung touchpad ng laptop nyo or nasira yung mouse nyo. No? So, ganito lang yan. Window and then tab, then arrow down. Dito tayo sa documents. Enter. Then, hanapin nyo yung files nyo. Ganun lang. Arrow down lang. Yung, ayan. Then, enter. Ayan. So, halimbawa ito yung files na hinahanap mo, yung file na hinahanap mo. So, at least, diba, alam mo na yun. Hindi ka nagagamit na ano. So, paano natin ito i-close? Paano natin ito i-close ng wala ding mouse? Tsaka, hindi tayo magta-touchpad. So, kailangan nyo i-click ang function. And then, Alt. And then, F4. Okay? So, same as kung gusto mong i-close yung folder, function, Alt, F4. See? Ngayon, kung gusto mo naman na kung gusto mo naman na i-turn off yung laptop mo or i-put into sleep. So, dito lang yun. Ulit sa window and then tab, arrow down. Dito sa power icon, enter mo. So, ayan, so makikita mo mayroong sleep, shutdown, restart. So, try natin no, dito tayo sa sleep para makita natin din kung magka-function yung screen record pag naka-sleep. So, pag i-turn off niya siya or into sleep siya, meron kayong maririnig na parang something dito sa hard drive. So, kailangan ano, mawala yung ingay bago kayo magpipindot dito para hindi malfunction yung laptop nyo. Okay, so, mag-login ako ngayon. Hindi ako sigurado kung nakikita to sa screen, no? Ayan. Escape. So, ganun lang po siya kadali. Tinuro ko lang sa inyo para aware kayo na may paraan para buksan yung computer nyo na hindi gumagamit ng mouse or touchpad.